Hello yan mga kapatid. Good morning to everyone. So ang ating pag-usapan for today is how to edit your APN on your mobile phone. So madami nagtatanong sa akin, Kuya, na-edit po ba yung ating APN sa ating mobile phone? Of course naman po, laging na-edit po yan. Sa mga nagtatanong dyan, ay bakit, anong purpose, bakit natin kailangan i-edit ang ating APN sa ating phone? Ayan po yan ang ating pag-usapan guys. Kailangan po natin i-edit ang ating APN para mas mapalakas pang iyong internet. Bakit? Mahirap ang internet mo? Or malakas na? So kung satisfied ka na sa internet mo, huwag mo nang palakasin. So kung kailangan mo naman na medyo palakas-lakasin yung internet mo, panoorin mo to guys. And like and subscribe mo na rin para mas ma-notify ka pa sa mga videos na i-upload ko guys. Yun. So, without further ado, let's start our video. So, before natin nalaman na na-edit pa lang ating APN, so nag-search pa lang ako noon, guys, kung paano natin mapapalakas yung ating internet. So, ayun nga, guys, through changing our APN, mapapalakas pa lang ang internet natin. Kaya, doon ako nagkaroon ng kaisipan na pwede pala yun. Pwede palang mapalakas ang ating internet gamit ang mga APN na yan, ha? Yan. Ayun, guys. And, ituturo ko sa inyo kung paano na i-edit ang ating APN. So, punta lang po tayo sa ating settings, mobile data, tapos, andun na po yung ating mga APN. So, without further ado, let's start our tutorial. So, okay, guys. Para ma-set up na po natin ang ating APN sa ating setting, kailangan po natin pumunta sa setting. Ayan. Tapos, i-click na po natin yung more. Or, kapag nandun ba mismo, kapag na-click nyo na mismo yung inyong mga phones, tapos andun na po yung, kung makikita nyo na yung mobile data, i-click na po ninyo yun. Ayan. Ito po yung mobile network. Ito po i-click po natin yan. Tapos, ayun, kung nakikita nyo po itong access point ninyo dito sa baba, ito po yung pipindutin natin, guys. Ito. Saan na? Yan. Pindutin nyo lang po yan. Ayan, pindutin nyo lang po yan. Ayan. Oh, kapag napindot nyo na po yun, dyan na po, mag-a-appear na po lahat ng mga APN na ginagamit nyo, guys. But, before ko ituturo yung kung paano natin i-edit yung ating mga APN, ituturo ko muna sa inyo kung paano tayo mag-set up ng bago nating APN. So, pindutin lang po natin yung nasa taas. Ito po. Yan. Huwag napindot nyo na po yan, dadiretso na po kayo sa new APN. Yun, pindot nyo lang po yung new APN. Ito. Ayan. Kung nandun na po kayo, makikita nyo po yung name, APN, proxy, port, username, password, server, MMSC, MMS proxy, ganun po. So, kapag nandun na po kayo, kung isi-set nyo po yung inyong APN setting, kailangan nyo pong pindutin yung name para ma-enter nyo po yung pangalan ng APN nyo. Yan po. So, example po doon sa mga APN na ginagamit ko. Ito po. Okay, let's start na lang natin muna. Dito sa 24801 EMT. Ayan guys. Ito yung APN name na ginagamit ko. Kung gusto nyo pong tularan or kung gusto nyo pong kunin itong APN ko, i-try nyo po sa inyong mga phones. Ayan guys. So, kailangan po natin kapag na-enter na natin. Tapos itong APN internet.emt.ee. Okay lang natin din. Tapos yung proxy, hindi na po siya nakaset. Port, hindi na rin po siya nakaset. Username, hindi na rin po, na-set po siya. Password, nag-set po. Yung server natin, meron. So, www.google.com.80/. See, okay lang po natin kapag na-enter na.
MMS proxy, MMS, tapos na ako, not set. Kapag MMC, yun, 515 lang po. Tapos, MNC02, authentication type, kailangan PAP lang siya, or PAP. Yun, i-cancel mo na siya, kasi nakad na naman na. Tapos, APN type, default lang. Okay? Tapos, dun sa APN protocol, dapat ay IPv4. Yun, nakikita nyo naman po, IPv4 po siya. Tapos, APN roaming protocol, IPv4 lang din siya. Dito sa bearer, unspecified lang siya, guys. Unspecified lang. Okay? Ayan, tapos, i-click ko lang po itong check dito sa taas. Ayan na. Ayan. Click nyo lang po yung check doon. Okay na. Nakiklik na. Ayan. Tapos, pindutin nyo lang po yan. Or, anumang mga API na ginagamit nyo, pindutin nyo lang po yan. Tapos, i-diretso na po kayo sa internet nyo. Ayan, guys. So, makikita nyo, H plus lang po yung sa akin. Pero pag tinignan nyo sa ibang cellphone, kasi tumble lang po kasi itong ginagamit ko, guys. Pero sa ibang cellphone, mag-4G po siya. Okay, guys. Kung sa tingin nyo ay nakatulong to, pa-share na lang po. And salamat!